Ang kabayo at ang asno. Noong araw, sa isang kubo malapit sa ilog, nakatira ang isang lebandero kasama ang kanyang kabayo at ang kanyang asno. Ha! Napakahaba ng buong araw nito. Sobrang nakakapagod. At ano naman ang kinakapagod mo? Ako kaya nagbubuhat ng napakaraming labada. Amo lang natin ang kailangan mabuhatin. Ay nako, huwag ka nang magreklamo at matulog ka na lang. Magandang gabi. Totoo ang sinabi ng asno. Tuwing umaga, daladala ng labandero ang mga nalabhan na para ibalik sa bayan. At kukuha naman ng panibagong mga labada. Kapag medyo malayo ang lalakarin, sumasakay na lang sa kabayo ang labandero at ipinadadala na niya sa kanyang asno ang mga labada. Talaga nga namang mahirap ang trabaho ng asno. Magpapalaba po ba kayo, Ginoo? Oh, buti dumating ka. Umuwi ang kapatid ko kasama ang asawa at mga pamangkin ko kahapon. Marami kaming labada na ipapadala sa iyo. Walang problema, Ginoo. Matatapos ko rin po ito kinabukasan. Salamat! Magpapalaba po ba kayo, Ginang? Ah, Henry! Umuwi ang mga apo ko dito para magbakasyon. Buong araw silang naglaro, kaya naman na makarami ng damit nila. At oo, iho, marami nga akong ipapalabas sa'yo ngayon. Nako, sige po, Ginang. Pwede ko tong tapusin bukas na bukas din po. May mga labata po ba kayo, Ginang? Katatapos ko lang maglinis kahapon at kailangan kong ipalaba lahat ng kortina ko. Maari mo bang matapos ito bukas? Wala pong problema, Ginang. Matatapos ko po lahat ng to bukas. Patuloy lang na nag-alok si Henry ng pagpapalabada sa mga tagabayan noong araw na yon. At mukhang lahat sila ay may dagdag na labada galing sa mga bisita o kaya magpapalaba ng mga kortina. Ipinabuhat niya ang lahat ng labada sa kawawang asno. Masyadong maraming mga labadang dadalhin. Hindi ko na nga alam kung paano ito ibabalanso sa likod ng kawawa kong alaga. Maglalakad na lang ako at babantayang mabuti ang asno. Baka mamaya mahulog sa biyahe ang bitbit niya ang labada. Kaya, sa halik na sakyan ni Henry ang kabayo, nakaalalay siya sa dala ng asno. Nahirapan ng kawawang asno sa paglalakad. Masyadong mabigat ang kanyang dala at maaari siyang madapa. Mainit na ang sikat ng araw at pagod na rin ang labandero. Ay, sobrang init na ngayon. Nakakapagod na maglakad ng ganito. Alam kong maraming trabaho ang kailangan matapos ngayon. Pero kailangan pa rin natin magpahinga kahit saglit lang. Hoy, kabayo! Ano yun? Pangiusap, mabigat ang dala ko ngayon. Pakiramdam ko, mababali na mga buto ko sa likod. Tulungan mo naman akong dalhin to. Total, hindi mo rin naman sakay ngayon ang ating amo. Pakidala naman ang ilan sa mga labada. Maawa ka! Ay nako, ayoko nga. Ang trabaho ko lang ay pasakayin ang ating amo. Ang trabaho mo, dalhin ang mga labada. Ganun lang kasimple. Nakakawawa ka naman. Patawarin mo ko, kaibigan. Hindi ko dapat pinadala sa iyo ang lahat ng labada. Bakit hindi ko nilagay ang ilan sa kabayo? Pasensya ka na talaga.
Pasensya na, pero sana maintindihan mo ako. Kailangan muna natin pagpahingayin ng asno ngayon. Nararapat lang sa akin yun, kaibigan. Kung hindi lang ako naging makasarili kanina, mapaghahatian sana natin ang bigat ng labada at kalahati lang sana ang dala ko ngayon. Dahil sa naging makasarili ako, makatarungan lamang ito na dalhin ko lahat ng ito ng mag-isa. Ngayon, natutunan nyo na mahalaga na makipagtulungan sa isa't isa, tama ba? Magtulungan tayo at magkaisa. Nang sa gayon, walang sino man ang mahirapan at lahat ng trabaho matatapos ng mabilis, magaan at sa masayang paraan. Ang tamad na asno. Noong unang panahon, may isang negosyanteng nakatira sa maliit na bayan. Nagtitinda siya sa palengke para kumita ng pera. Meron siyang alagang asno. At kinakarga niya dito ang sako-sakong paninda para maibenta sa palengke. Mahal na mahal niya ang kanyang alaga. Mahalaga ang asno sa kabuhayan ng negosyante, kaya sinisiguro niyang malinis ito at malusog. Masarap lagi ang kanyang kinakain, kaya malakas ito at masigla. Nakakarating siya sa palengke, dala ang maraming sako ng paninda sa kanyang likuran. Ngunit, ubod ng tamad ang asno. Ayaw na ayaw niyang magtrabaho. Gusto lamang niyang umupo magdamag, kumain at matulog. Ano ba yan? Sa palengke na naman? Sana maisipan ang amo kong magbakasyon balang araw. Gusto ko rin magbakasyon. Kung hindi niya kailangan ng pahinga, ako kailangan ko. Hindi maintindihan ng asno na hindi maaaring tumigil sa trabaho ang negosyante. Wala siyang kikitaing pera kapag huminto siya sa pagtatrabaho. Wala siyang makakain at pati ang asno. Sari-sari ang binibenta ng negosyante araw-araw. Depende sa kailangan sa merkado. Butil, palay, gulay, rekado, at maging mga prutas. Lumalakad siya araw-araw kasama ang asno. Para makarating sa palengke, tumatawid sila ng ilog. Inaalalayan niya ang alaga sa pagtawid. Isang araw, nabalitaan ang negosyante mula sa isang kaibigan na maraming bumibili ng asin sa palengke. Aha! Salamat sa iyong payo, kaibigan. Kailangan ko na magbenta ng asin sa lalong madaling panahon. Agad inayos ng negosyante ang pag-angkat ng 12 sako ng asin para ibenta. Kumuha siya ng 6 na sako at nilagay sa likod ng asno. Napagtanto niya na mabigat ang mga sako, kaya hindi makalakad ang alaga. Oh, kawawang asno! Masyado yata mabigat ang nilagay ko sa likod mo. Sige, babawasan ko ng 1 sako. Yun lang ang gagawin ko. At dahil ayaw niyang mahirapan ang asno, nagtanggal siya ng 1 sako. Gayunpaman, ayaw pa rin lumakad ng kanyang alaga. Nagmamalasakit siya sa asno, ngunit alam niyang ubod ng tamad ito. Kumuha siya ng 1 patpat at pinalo ang alaga. Pambihira naman! Napakatamad mo talaga! Kanina ka pa nagpapahinga? Kailangan na natin pumunta sa palengke. Noong araw na yon, nabenta ng negosyante ang lahat ng mga sako ng asin sa palengke. Tignan mo nga naman, tama ang kaibigan ko. Maraming bumibili ng asin sa panahon ngayon. Mula noon, araw-araw nang nagbenta ng asin sa palengke ang negosyante. Nag-aangkat siya ng mga sako ng asin at nilalagay sa likod ng asno. Araw-araw na pinapasa ng asno, ang 5 hanggang 6 na sako ng asin papunta sa palengke. Hindi man siya natutuwa, nagiging masaya naman siya kapag pauwi na sila. Wala na kasi siyang dala pa uwi dahil nabibenta ng amo niya ang lahat ng asin. At lumipas ang 1 araw. Naglagay ang negosyante ng 6 na sako ng asin para dalhin sa palengke. Nang makarating sila sa ilog, napansin niyang mataas ang tubig kumpara sa dati. Bagalan lang natin ang paglalakad ngayon. Ayokong madulas at matangay ng umaagos sa tubig.
Habang nasa gitna ng pagtawid sa ilog, biglang nadulas sa isang bato ang asno at napaupo ito. Naku po, anong nangyari sa iyo? Nagawang hilahin patayo ng negosyante ang alaga at nakatawid sila sa ilog. Labis ang takot ng kawawang asno, pero may naramdaman siyang kakaiba. Nino! Nasa likod ko pa rin ang sakop. Pero parang walang laman ang mga ito. Aba, mukhang may hiwaga ang ilog na ito. Salamat, ilog! Salamat, ilog! Pero wala namang hiwagang dala ang ilog. Hindi alam ng asno na natunaw ang asin sa tubig nang madulas siya at mapaupo. Kaya pakiramdam niya, parang wala siyang dalang sako. Wala nang lamang asin ang mga sako. Paano na ito? Nawala lahat ng pinaghirapan ko. Ano ang ibebenta ko ngayon? Buti na lang at hindi nasaktan ang alaga kong asno. Wala nang dahilang pumunta sa palengke ngayon. Dapat siguro umuwi na lang kami. Ano? Wala nang ilalagay sa likod ko? At wala na rin trabaho? Masaya to! Ang galing! Ah! Ang galing! Pagkatapos ng kanilang paglalakad, may buong araw ang asno para sa kanyang sarili. Kumain siya at natulog buong maghapon. Naging masaya ang asno, pero kinabukasan, muli na namang naglagay ng anim na sako ng asin ang negosyante sa likod niya at lumakad sila papuntang palengke. Isang araw lang pala ang pahinga ko. Tapos balik trabaho na naman. Teka, pwede ko ulit maiwasan ang trabaho. Pwede kong bawasan ang laman ng dalakong sako at umuwi na lang tulad din ng kahapon. May himala ang tubig sa ilog. Siguradong tutulungan ulit ako noon. Walang kaalam-alam ang negosyante sa balak ng alaga habang naglalakad papuntang palengke. Pagdating sa ilog, nauna ang asno sa paglusong sa tubig. At bago pa siya mapigilan ng negosyante, umupo siya sa kaparehong lugar kung saan siya nahulog. Hoy! Anong ginagawa mo? Ang tamad mo talaga! Tumayo ka dyan! Pero huli na ang lahat. Natunaw muli sa tubig ang asin na nasa likod ng asno. Masaya na siya dahil wala na siyang mabigat na pinapasan. Ay! Sa wakas! Wala nang mabigat at wala nang trabaho! Ha? Ano nangyayari? Teka lang! Sinadya ba talaga niyang lumuog para matunaw ang dala niyang asin? Hay, napakatamad talaga nito. Sobra-sobra ang pag-aalaga ako sa kanya. Tapos, ito ang igaganti niya sa akin. Sige, iuwi ko siya. Alam ko na ang gagawin ko. Akala ng asno na nakatakas siya sa kanyang trabaho. Pero may ibang plano ang negosyante. Kinaumagahan, naglagay ng 8 sako ng asin ang negosyante sa likod ng asno. Pero hindi ito nagreklamo. Oh, 8 sako? Pero bakit parang hindi naman mabigat? Bakit pa ba ako magtatanong? Hayaan ko siyang maglagay ng maraming sako sa likod ko hanggat gusto niya. Total, di naman ako pupunta ng palengke. Magaling, di ba? Tahimik na naglakad ang negosyante at ang asno patungo sa ilog. Ang mahiwag ang ilog! Habang tumatawid sa ilog, nahulog muli ang asno sa parehong lugar at napaupo sa tubig. Pero ngayon, hindi itinayo ng negosyante ang kanyang alaga. Sinubukang tumayo ng asno, nang biglang... Aray! Ang likod ko! Anong nangyayari? Bakit ang bigat ng nasa likod ko? Bakit? Matalino ang kanyang among negosyante. Alam niya ang balak ng alaga. Kaya imbis na lagyan ng asin ang mga sako, nilagyan niya ito ng bulak. Nang malubog ang asno sa tubig, nasipsip ng mga bulak ang tubig kaya bumigat ang likod nito. Akala mo maiisahan mo ko? Ngayon, kailangan mong lumakad papunta sa palengke at bumalik sa bahay dala ang 8 sako. Aray! Ang likod ko! Bakit ang bigat ng nasa likod ko? Iha! Bakit? Napagtanto ng asno na walang hiwaga ang tubig sa ilog. Binuhat niya ang 8 mabigat na sako ng bulak mula sa palengke hanggang pagbalik sa bahay. At magmula noon, hindi na tinangkang magpadulas ng asno sa ilog.